This is Radio Baraka, the home of reggae and cool beach music. Webcasting live worldwide from Boracay, the Philippine Islands. This is 106.1 Radio Boracay. Rhythm of the ocean, the music of the seashore. This is Radio Baraka, the home of reggae and cool beach music. Webcasting live worldwide from Boracay, the Philippine Islands. This is 106.1 Radio Boracay. Rhythm of the ocean, the music of the seashore. This is Radio Baraka, the home of reggae and cool beach music. Webcasting live worldwide from Boracay, the Philippine Islands. This is 106.1 Radio Boracay. Rhythm of the ocean, the music of the seashore. This is Radio Baraka, the home of reggae and cool beach music. Webcasting live worldwide from Boracay, the Philippine Islands. This is 106.1 Radio Boracay. Rhythm of the ocean, the music of the seashore. This is Radio Baraka, the home of reggae and cool beach music. Nano kapon ang akil ko mga kabarangay, daw may gini pa tapos na kita. Magkabilay may kangkungan pa lahat. Daw golpe man to akil ko no, ba abi magkuan man magba kung sa bagay kung unscheduled, wag gitat mi mo sina, ha? Tay libreng gulay. Kung kis abi mga kabarangay, hay daw dahilan lang abi ang ay nako ilam lang. Magaganon pa man mga kabarangay, ha? Laging handa, laging handa. Nila bagong yero at mag- naalala ko mga kabarangay, kapanahunan ni Juan President Cory Aquino sang una, grabe ang burnout. Dibay. Sa burnout mga kabarangay, damo damage da, no? Damo damage. May mga nalugi nga mga negosyo, may mga nasira. Pero alam mo mga kabarangay, sa burnout may kumikita din. Dito sa bayusan. Panahon ni President Cory Aquino mga kabarangay, grabe nga kwan, burnout ha. Kaya nagkuan sila sa tusang emergency power. Kapanahonan ni President Cory Aquino about na discover mga barangay may negosyante gali nga kwan. Budlay ron. Dir naton balikan tong mga kwan ato ay grabe kita that turn out. Ang baby ko dito sa bayos. Amo na balagi na siling naton mga barangay kung kis sa aton lipunan may nagakontrol, may nagahulag, may mga
kanyang interes. Kalain mo ang iba pinsala sa burnout, ang iba kumikita sa burnout. Ay, amo na ang budlay mga kabarangay, no? Panahon ni Kwa, daw banggitun ko gidang pangalan sang bahol nga negosyante. Kung nga kumita siya sa burnout. Kuri Aquino administration na mga panahon mga kabarangay, ha? Grabe ang struggling sa kwan. Emergency power ni President noon. Yung pala mga kabarangay, bahol nga negosyante ang kumita. Burnout, ha? Habang perde, iba? Habang kalugilo. Ay, kumita, bahol. Dero na ito ni Storyhound mga kabarangay, ah. Basta ang iabi nga negosyo ka to. Ang mga timbay naghanay. Kung baga sa kwan mga kabarangay, nagahatag solusyon sa burnout, te mabakal ka gid, no? Sa takuron may nagkukula. Ay, grabe nga burnout to, grabe, sugong-sugong. At may bata. May kung isang linggo lang, binulan mga kabarangay. Pangakay sa isang tinda. Dala sa ang Senado ka Kongreso para sa emergency power ni President, former President Cory Aquino. Samantala, may mga kang ulihi, discovery ba? Grabe nga negosyante man, no? Mayad gid magmaniobra man ay. So yun po mga kabarangay, ilang mga pahapyaw lang kay kahapon, burnout abi kita. Na-surprise man kita, nanuman. Pag-abot ko sa balay, burnout man gyapon. Ay, init, ginot! Matay kong isipin maag. Amo na kisa mga kabarangay, ang mga ginatawag balang unexpected problems nga nag-abot nga dapat always handa. Kung mag-burnout, siyempre generator. Kung mag-ulan, siyempre may payong. Siyempre pag-gira, may baril. Siyempre pag-tag-init, ay ang irigasyon ihanda man. Dito ang daigig ko. Pag tagutom ang mag-abot, ay iridi ang mga bugas, ha? Bawa o dyan karan gasulod man mga barangay, ang ilang mga negosyante, ha? Pag may mga nagaambang tag-init, siyempre tuyo ang mga kwan, ang mga talamnan. Naku, ang mga paray krantos ruman sa mga budiga. Usoy na usoy, Gabriel. Mahal bugas! Ay, ginatago. Klito, ha? Dito sa barya. Inami man ang rason. Tag-init, tuyo ang talamnan, ha? Mga taniman. San Jose. Ay, may iba dyan yung mga mapagsamantalaman, mga kabarangay. Ay, amuna mga kabarangay, ang ginatawag balang paano mo i-monopoly, paano mo i-control ang isang bansa, isang bayan, no, ang isang barangay, isang tahanan, ang isang negosyo. Dito ang daigig. Daw wala ring iniwan yan mga kabarangay, ano, sa mga kapaligiran nga kung siin hay lantawon, no, kung paano ang halimbawa gasolina, pag gasolina kontrolado mo ang buong mundo. Pag kuryente, tanan nga may kuryente, kontrolado man. Mayroong halang pagtubig ang pinag-usapan, kontrolado mo man pag hindi mo ipatubot. Dati mga kabarangay, nakatutok ang mga negosyante, ang mga powerful na mga bansa sa gasolina daw pirdi gidit Middle East, no? Saudi ang ibang akuan. Pero ang Amerika mga kabarangay, pag gasolina ang pinag-usapan, hindi mapirdi. Takot ang bawat istam. Pag-gira ang pinag-usapan, gasolina ang pinag-usapan mo, Ray, hindi maperde. Balaan mo mga kabarangay, ang Amerika, bukod sa may connection sa Saudi, ang amon teacher abisang una, si Giovanni Napat, no, ng Nabas, believe gid akong mag-lecture matong teacher namon. Mga sundalo na sila, mga Napat, no. Siling ni sir sang una, siyang amon nga kuan ay teacher ka kumandan sa Citizens Army Training sa Union Barangay High School pa kami. Ngunit kahit sigurado ako kilalang kilala yan ni partner Aloy kay commander man siya sang una sa Citizens Army Training. Anong tapang pag Napat ang pinag-usapan mga kabarangay, kilala gid na sa Union, no? Siling niya kay sundalo siya kahit anong gera.
hindi maubusan ang Amerika sang gasolina. Kay sige sila angkat kuha sa Saudi, sige man sila tipon, no? May malaki silang imbakan. Amo na gani nga bisan 20 years nga gira, hindi mo gid mapirdi ang Amerika pag gasolina ang pinag-usapan. Ha? High school pa ko sa tumang barangay, itis pa to, kag ang hindi ko gid malipatan kay Giovanni Napat. Ah, good morning sir, ha? Dyan sa pinatuwad. Nga ang Pilipinas abi 20 years late. Galibog ang ulo ko, mga kapatid. Ano tong 20 years late man? Ah, amo galito. Kita makinilya. Sanda computer na. Yan. Kita mga kabarangay. Plaka, sila to CD na. Kita black and white. Ay, colored na to sila. Okay, amo na mga kabarangay nga layo-layo ugid kita sa Amerika pag advanced technology, kag advanced sa information at kung ano pang mga bagay, mga kabarangay. 20 years late, ha? Wow, high school pa ako sa tuno, sang una. So, amo na mga kabarangay, nami istoryahan, no? Mga pang-ekonomiya, mga gira, nami man istoryahan, mga kabarangay. Sa gira, abi na to, nakakapinsala. Ay, nako, abo ang gakita, manggali dyan. Negosyo manggali na, mga kabarangay. Sa bawat lungsod may makikita. Dira natin makita, mga kabarangay, kung gaano kahalaga ang mga impormasyon nga aton nga nabalaan man, no? Tulad ng baryong sinaysay. Mga impormasyon nga sa diin makapukaw, makahatag sang ginatawag nga idea, nga kita man na hindi masyak, no? Hindi mabigla. Siyang tunay. Ay mabudlay abi mga kabarangay, kung mabigla ka o masyak ba o wala gid, purdoy ka gid. Amo na ginatawag balang malayo pang gira, may ara ka na. Malayo pang bagyo, ha? Handa ka na. Iba abi, ara ng bagyo, signal number 1, ay wala hangin. Ah, pag abot gabi, balbalon, ay guba mga pambot. Wag handa. Kung ginatawag lang mga kabarangay, mga unexpected na mga gakinatabo, amora, ang mga aksidente, mga kabarangay, amuna, seconds lang eh, seconds lang. Daw nag-iba ang music, oh. Ang aksidente, paghandaan mo ag hindi, gaabot na. Pero kung nag-iingat ka, oh, ma-minimize, no? Hindi maging malala ang aksidente. Na, amo naman ang ginansya, dira. Pero at matibay, may TV antenna, ibang so, magkaganon pa man, mga kabarangay. Good morning, good morning, good morning, ha? Sa inyong tanan. Sa bawat sa ating programang Kanegosyo sa Radyo, ang tabayanan maya-maya lamang, mga kabarangay, ang istorya ni Pido Dido. Ay, nako, ang gandang istorya, ha? Pagka negosyo ang pinag-usapan. Ang si Rene Galiones ng Peb Store ng Tindahan at Boracay. Ang tabayanan, mga kabarangay, maya-maya lamang. Dito sa Baryo sa... Tutok na, mga kabarangay, tutok na sa ating programang Kanegosyo sa Radyo. Pero bago yan, mga kabarangay, magandang-magandang umaga sa ating Mayor Floribar Bautista, the Action Man. Dito ang may... good morning din, of course, mga kabarangay, sa ating Espedante Pagsuguiron, El Presidente Kapitan Rani Tolosa, and of course, sa ating Squadron Director ng Philippine Coast Guard Auxiliary, Captain Julijen Leveres. Good morning man sa ating PNP Malay, good morning sa ating Philippine Army, sa ating SWAT, sa ating... Aklan Provincial Second Mobile Police Force Company. Good morning din sa ating Philippine Coast Guard. Good morning man sa aton Bureau of Fire and Protection. Dito ang day... sa ating Maritime Police. Of course, sa ating PDIA. Kasama ang iba nating mga force multipliers, sa ating mga security guard at sa ating mga barangay tanod. Sa aton nga mga gormiti boys, sa ating mga boatman, of course, sa ating mga paraw boys, upod ang ating mga porter
at ang ating mga drivers na mga sweet lovers. Ano man ang inyong ginagawa, mga kabarangay, kayo ay nakikinig sa 106.1 FM Radio Boracay and of course ating FB Live sa Boracay Malay Streaming at YouTube. At may bata pangakay sa isang tindahan samantala, may mga nagsisitagay. Matay kong isip'y maaga pa, ano't pasuray-suray o buhay. Dito sa Barrio San Jose, dito ang daigdig ko. Sa Barrio San Jose, dito ang daigdig ko. Mayroong halang din ang kaluluwa, takot ang bawat istambay. Good morning mga kabarangay. Wag bibitiw sa ating programa ang Kanegosyo sa radio. Magandang araw po. Ito ang pa-shout out po kami dito sa Motor Trade Katiklan. Kahit anong tapang niya, mura at di kalidad na motor ang hanap ninyo dito na kayo sa Motor Trade. Siya rin sa hukay. Alaga ka dito, located at Ronica Building, Katiklan, Malay, Aklan. At ito ay nasa harapan ng Metro Bank. Kahit sa ganda. Ha? Anong sabi? Di kalidad na motor ang hanap nyo? Dito na kayo sa Motor Trade. Alaga ka dito. Totoo partner ha? Na kung saan ay alagang-alaga ang ating mga pagmaysira. No? Na kung saan ay nandyan po sila. At sa pagproseso ng inyong mga dokumento, papel nako mga kabarangay ha? Nandyan po ang Motor Trade Katiklan. Mula sa marketing department mga kabarangay na walang iba sa panguna ni Dave Ribas Tumampil. Good morning sir, good morning. At ang mga staff na sina Jane Rose Panagsagan, Jim Rod Sales, John Rufino de la Cruz, Jenny Sulat, Catherine Junicio, Emeline Varuna. Ano kaya ni Dante Varuna ito? Christian Dorigo alias Cano. Thank you and God bless. Thank you din sir at sa inyo dyan lahat sa Motor Trade Katiklan. Na may kapantay. Daw banggiton ko sir ga panao kamot motor. Sa bawat lungsod. La, siyempre may bayad sa murang halaga. Magkamotor ka ha. May makikita. Yan po mga kabarangay ang ilang mga pagbati natin sa ating mga kaibigan dyan sa marketing ng Motor Trade Katiklan. Of course, sa panguna ni Dave Ribas Tumampil at ang mga staff na nabanggit natin kanina. Naku, alaga ka doon mga kabarangay. Dahil sa mga pagproseso at ilang mga pangailangan mo pag motor, no, ay nandyan po sila. Di kalidad na mga motor, nandyan po sa Motor Trade, harap lamang ng Metro Bank Katiklan. Lahat ng baryong sinaysay. Okay mga kabarangay, tuloy-tuloy na po tayo sa ating programang Kanegosyo sa radio. Ang tunay dito sa Barrio San Jose. Ating programa tipo sa atin ng The 7 Life Wellness Products. Dito ang pag wellness products ang pinag-usapan mga kabarangay, kagalingan, lunas sa ating mga sakit at prevention is better than cure. Sa mga supplement food ha? At masabi nating pagkaing gamot, halamang gamot. Pagmata ang pinag-usapan, nandyan po ang eye care mga kabarangay. Isang patak na lang, ramdam na. Dito sa Barrio San may epekto na. Jose, eye care mga kabarangay, isa sa pinaka the best selling products ng The 7 Life Wellness Products. Yan. Pagkasuan ang pinag-usapan mga kabarangay ha. Pagkasuan, nako. Tuba-tuba ginger massage oil. Ito ang daigdig ko. Kasama din mga kabarangay ang ilang mga herbal coffee. Mayroon po sila
pag kidney ang pinag-usapan, nandiyan ang kidney aid at iba pang mga bioenhancer, detoxifier at marami pang ibang mga produkto, mga barangay. Ito ay lunas sa inyong mga kalusugan at kahit wala pa, pwede na ha? Kasi prevention is better than cure. Paghandaan, no? Baryo, ang inyong mga kalusugan. And of course, pag pumunta po kayo ng isla ng Boracay, hindi kompleto mga kabarangay kung hindi po kayo dumaan sa Natalia's Cucina Boracay. Ha? Pag Natalia's Cucina mga kabarangay, andyan po ang napakasarap na kuwan na seapods. Dahil pag seapods ang pinag-usapan mga kabarangay, bukod sa ito ay freska, masarap ang luto nila dahil may mga professional cook sila. Yan. Samahan pa yan mga kabarangay ng mga very accommodating na mga staff. Ha? And of course, kayang-kaya ng inyong mga bulsa. Yan. Sama. Kaya mga barangay, isama nyo na ang inyong pamilya, pati the barkad, salo-salo sa Natalia's Cucina Boracay. Matatagpuan mga barangay, dyan lamang sa Astoria 1 beside Junas Fruit Shake. Sa Barrio San Jose, dito ang... At kung kayo naman ay pupunta ng Boracay para sa inyong final destination, daan muna kayo sa Mainland Malay, sa ilang mga tourist destination. Napakarami pong mga tourist spot na inyong makikita para mag-enjoy ang inyo at makumpleto ang inyong pagbakasyon sa isla ng Boracay. Ang Mainland Malay ay bisitahin, no? Dahil mayroong mga tourist destination na makapagbigay aliw dagdag sa isla ng Boracay. Yan, ha? Mga kabarangay, ha? Kaya ugaliing mamasyal, unahin ang Mainland Malay bago ang final destination ang isla ng Boracay. At dyan kayo magpahinga, mag-overnight, matulog mga kabarangay sa Tulusa Tourist Inn. Ang Tulusa Tourist Inn mga kabarangay ay pagmamayari po ito ni El Presidente Kapitan Rani Tulusa. Yan. And of course mga kabarangay, kontakin ninyo siya sa 0921-483-6518. Okay mga kabarangay, dyan matatagpuan ang Tulusa Tourist Inn, right side sa entrance ng Municipal Market ng Katiklan. Walking distance sa Barangay Hall ng Katiklan. And of course, sa Barangay Sambiray, nandyan rin ang Tulusa Tourist Inn. Mexico, dito, sa Barrio San Jose, dito. Oh, shout out muli ha, bago tayo magka-negosyo sa radyo mga kabarangay, sa eksklusibo nating pagpanayam sa kwentong negosyo ni Rainy Galyunes alias... Yan, ha? Ready na ba dyan partner sa tindahan at Boracay? Ha? Na kung saan ay tutok ang tindahan at Boracay sa atin sa 106.1 FM Radio Boracay. And of course, sa FB Live, Boracay Malay Streaming at sa YouTube. Ito ang good morning sa lahat ng taga Motor Trade, ha? Katiklan, tutok din sila. Basta di kalidad at alaga ka. Pag ikaw ay bumili ng motor, nako mga kabarangay, ha? Motor Trade Katiklan. Andyan po si Dave Rivas Tumampil, ang kanilang marketing head, ha? Mga kabarangay. At ang mga staff dito ay sina Jen Rose Panagsagan, Jim Radzales, Jan Rufino de la Cruz, Jenny Sulat, Catherine Dionisio, Emelin Varuna, Christian Dorigo alias Kano. Okay, thank you and God bless. Ready na kayo mga kabarangay? Ready na kayo? Ay siyempre ang Motor Trade Katiklan, nandyan po yan, harap ng Katiklan Metrobank. Okay, umpisa na po natin mga kabarangay. Mga timbay naghanay sa takuron may nagkukula. Ito po ang kwentong negosyo ni Rainy Galyunes alias Pidodido, ang may-ari ng Pibs store ng wet market and dry
ng tindahan sa Boracay. At may bata pang angkay sa isang tindahan sa Manta. May mga nagsisitagay, matay kong isip'y maaga pa. Ano't pasuray-suray o buhay dito sa Barrio San Jose? Dito ang daigig ko, dito sa Barrio San Jose, dito ang daigig ko. Mayroong halang din ang kaluluwa, takot ang bawat istambay. Ngunit kahit anong tapang niya, kumasya rin sa hukay. Kahit saan na lupa-lupa ay tiyak. This is Radio Boracay, the home of reggae and cool beach music. Webcasting live worldwide from Boracay, the Philippine Islands. This is 106.1 Radio Boracay. Rhythm of the ocean, music of the seashore. Welcome to TIB Paluto. My name is Marcel Self. I'm the general manager of Tindane, Boracay and TIB Paluto, and I welcome you to join us near AKY gas station in our beautiful garden for food and drinks from our 10 different restaurants. Please feel free to join us every day for our beautiful garden, live music and food from 10 different restaurants here to serve all of your food and beverage needs. Here at TIB Paluto, our restaurants offer a variety of promotion from one buy one get one free shawarma over $2.99 unlimited samgyeopsal to $1.99 per person unlimited. TIB Paluto is conveniently located near AKY gas station right across Minimart. Welcome, my name is Marcel Self. I'm the general manager of Tindane, Boracay and TIB Paluto. I welcome you to join us in our beautiful TIB garden for food and drinks 7 days per week from one of our 10 restaurants located right here at Tindane, Boracay. TIB Market, the community market here in Manok, where we have everything for your daily needs. We have in the front of our market Rose's Hair Saloon. We have Mechanics Inc., who assists our Boracay business with all their printing needs, as well as dry goods stores that have everything available from clothing over shampoos and other daily needs. Inside our market you can find Togo Express and Travel, Rose's Dry Goods, as well as several other dry goods stores that sell everything that you require on your day-to-day business. Moving on, we reach the start of our vegetable and fruit section, where we have more than 10 vendors who supply not only guests here at TIB Market, but who do wholesale delivery to all Boracay restaurants and hotels
supplying some of the largest hotels you know here in Boracay, as well as fast food chains that we all know and love. Towards the end of our market, we have our lively wet market section, supplying meats, poultry, and seafood, all locally sourced, delivered daily here to TIB Market before being sold here in the market to our daily visitors, as well as directly delivered to our hotel customers all across Boracay. At pagsikat nga ng araw, ay sabay ring nabubuhay ang aming baryo. Baryong kahit na pinagtampuhan na yata ng lahat ng biyaya ng Diyos, ay mahal na mahal pa rin sa akin. Marahil ay, kahit na malawon ko ng nilisan, ay naalala ko pa rin. Barong-barong at siksikan pa, dikit-dikit ang bahay. Magandang umaga mga kabarangay. Halos lahat ng nakatira. Muli po naman akong mag-imbita sa inyo sa ating programang Kanegosyo sa Radyo Boracay. Ang Kanegosyo sa Radyo mga kabarangay ay makikita sa Boracay Malay streaming sa ating FB Live at YouTube and of course sa 106.1 FM Radio Boracay. Kanegosyo sa radyo, mga kabarangay, ito ang talakayan, bayanihan ng negosyante at pamahalaan para sa maunlad na bayan. Of course, partners in progress. Dito po kami, mga kabarangay, sa tindahan It Boracay. Tindahan It Boracay Dry and Wet Market. Bago yan muna mga kabarangay, binabati po natin ang ating Mayor Floribar Bautista, the action man, of course, mga kabarangay, sangguniang panalawigan Larry Solidom, kasama ang ating Coast Guard Auxiliary Director na walang iba si Captain Julijen Lebres. Good morning din sa ating East Bidanti Pagsugiro ng Malay, of course, El Presidente Rani Tulusa ng Barangay Katiklan. Good morning din mga kabarangay sa ating partner Greg Mihia ng Nabas. Good morning din mga barangay sa ating PNP Malay. Of course, ang ating Chief of Police, Police Lieutenant Colonel Didios. Sa ating Task Force Boracay, Philippine Army, Major Hugo, good morning. Good morning din sa ating PNP Maritime, Police Major Book, good morning sir. Good morning din sa ating CBT MPC, sa ating Kamana Karinderia sa Mainland Malay. Good morning Good morning din sa ating Bureau of Fire and Protection and of course sa ating SWAT at iba pang ating mga force multiplier. Ang ating programa mga kabarangay hatid po sa atin ng The Seven Life Wellness Products and of course Natalia's Kusina at Tulusa Tourist Inn. Okay mga kabarangay, mapalad po tayo na makasama natin ang owner ng Peb Store.
dito sa wet and dry market sa tindahan ng Boracay na walang iba si Rainy Galiones alias Dido. Ano pronounce Dido. Dido. Parang kuan lang ano, parang ano ba yung ano sa parang masin yung nakalimutan ko na. Si Masyono sa pangalan. Pido Dido. Yun! Naisip ko kita mo. Yun, yun yung iniisip ko kanina. Pido Dido. O, shout out muna bago tayo magbalitaktakan mga kabarangay, no? Kay Ma'am Maria Luna, of course, ng Tindahan Boracay, no? Kasama si Ma'am Grilin Pilayo, Daryl De Los Santos, Bueno, at saka si Eugene. Okay mga kabarangay, pabatiin na po natin ang ating partner, Kanegosyo, dito sa Tindahan ng Boracay, ang may-ari ng Peb Store na walang iba si Rainy Galiones alias Pido Dido. Yeah. Yes sir, bumati ka muna sir. Bumati ka sa ating mga lahat. Okay, mayayin si sir, parang si EPG na tipid sa ano mga kabarangay. Sino-sino sir? Welcome sir. Tindahan it Boracay. Yan. Okay, mga kabarangay, alam nyo, pagnegosyo ang pinag-usapan, napakahalaga po ito dahil ang mga negosyante, may nagsasabi na buti siya, may pera siya, mayaman. Ganun ang impresyon natin mga kabarangay, no? Tapos, may mga sabi din ang mga negosyante. Palagi na lang lugi yan, pero malaking kita. Di ba, partner? Ganun, no? Tama. Tapos, may sabi naman na maganda pag negosyante dahil free ang oras mo, may para ka sa pamilya, kaysa empleyado. Pero mga kabarangay, hindi totoo yan. ang oras nila mga barangay ang hirap din. Tapos scheduling pwede. Dahil alam ko, pag negosyante, time is gold. Wala kayong sinasayang na oras. Hindi, parang walang pahinga eh, no? Karang pagkaya mo pa lang, sige. Okay. Yan po mga barangay, ilan lamang yan mga barangay naming pagkukwentuhan. At yung kanina, sinasabi natin na pag negosyante, may mga piran ako, mga barangay. Ha? Iba dyan, may linding. Iba dyan, kumakamot ang ulo kasi hindi makabayad sa mga linding, no? At linding. Sa mga inuutangan din, eh, no? Arawan. Oo, nako. Lalo kung may Bombay pa. Yeah. Ay, minsan dito. Totoo dito. Huh? Araw-araw. Okay, mga kabarangay. Umpisa pa lang yan, mga kabarangay. Saglit lang. Okay. Sir Rini Galiones, gusto ko malaman, ano, taga Malay ka o taga ibang lugar? Taga Capiz talaga ako. Ah, Ilonggol eh. Okay. Tapas, Capiz, native Tapas, Capiz. Okay, balan mo kung nga ang ginapamanggot ko ginauna. Boracay kasi ito. Mm-hmm. Ang pagpunta mo sa Boracay, negosyante o turista? Amo na ginapamanggot mo na? Pagpunta mo rito. Negosyante ka lagi. Workers. Oh. Ah, workers. No. Oh, iba ikaw ah. Workers. Una kong nagtrabaho sa Boracay sa Estasyo Uno yung... Dati 2006 naging sa hotel dati sa Estasyon Uno. Tapos noong 2010 naglipat ako ng Paradise Garden. Noong 2018 ako nagpahinga na sa hotel ng trabaho. So meaning blingid mo gali, hindi ka turista, hindi ka negosyante, kundi isang ordinaryong manggagawa o isang workers. Worker. Isang worker pala. 2006. Ganun. Nung nagtrabaho ka, binata ka pa? May pamilya binata pa. Binata pa. Binata. Ngayon, siyempre, pamilyado na. Pamilyado na. Okay. Ilan anak mo? Isa lang. Okay. Namin, no? Kung isa lang. Hindi dumdugangan eh. Okay. So, worker ikaw, paano pumasok sa puntong nagnegosyo ka? Sa time ng naisip ko yung kung saan katrabaho ka lang, sweldo lang ito yung ano mo, kung matestingan ito mo mag-negosyo, basi kung masreswertehon magkita ka nyo, siyempre kung negosyo, imutan na na hawak mo yung ano, oras. Nung oras kung ka trabaho ka, siyempre may oras yung ginasunod. Uh-huh. Okay man.
yung kita tuloy talaga din sa plingke. Ang gali. Amo dati ang atagiya kada ginang trend ko nag-uli sa Sarawa Kapis. Ginang gin pa bulos na kakon. Ada gin pa sa Loabim bulos. Ah, gin pa sa nakakon anang ano anang gusto. So ang Fibs ngayon nga pangalan Imura no ana to. Imura. Ako na maam pag-umpisa na ako. Oh. Ana pa ang permit. Gin ano pa gin tapos. Ah, ginayos ni mo. Ginayos na. Tapos gin tapos ana nga kontrata kag ana nga mga responsibilidad na be. Oo. Pagtapos ka nang buhay na siya, di mo nag ginbulos ko sa akong pangalan. I see. Uh-huh. So pag sinabi natin nga Pibs, ano ya? Hayo? Pangalan? Hayo ka akong bata. Ah, si Pibs. Oo, si Pibs. Ay, galit. Pib. Ah, si Pibs. Muntik na magpidudido din. Pib na hayo. Oo, si Pibs. So si Pibs, anak mo. Anak okay. Ko. So, basi ang ngalan nga Pibs, imaw ang imong gin pangalan sa imong pwesto. Daw kadali lang abi lang taon mag tatlong litra lang mag ano eh mag, madali tandaan mo. Dali tandaan to no. Pagabal. Mamalingkita to sa din sa Pibs. Daw amo nan dating ay no. So si Pibs. Okay. Worker ka nag-resign ka siyempre. Nag-resign. Sa imo nga pag-umpisa sa negosyante, siyempre binata ka. Nag-isip ka it negosyo. Siyempre, pag binataw at naipon. Oo, oh, ay, umusin. Diba? Kulang pa si Inong Windis. Oo, oh, kita mo. Diba? Ayos yan man ito. Eh, naka-agay mga tatlo. Okay, binata, worker binata. Siyempre, nagkonsin mo nga nami magnegosyo, eh, no? Mm-mm. Pero bago ka nag-isip ran, o gatrabaho pa ikaw o waron? Gatrabaho, ba't na ako manamo sa balay? May ubra ako dati pa. May tritindahan akong sa balay. Tritiyang. Sa inyo? Oo, sa Kapis? Balay. Di rin na. Ah, di rin sa... Ah, isi. Kanan dyan ay pamilya ko. Sari-sari store? O, gamay nga tindahan lang. Gamay lang. Manok-manok? Oo. Okay, tapos? Tapos ng... Sige, ikaw trabaho. Oo, asawa ko na. Oo, balay nga ano. Di rin na okay man kita kasagsagan yung una ka mga okay pa dati nga may mga puno-puno pa mga borders di siyempre okay pa tayong kita sa isang tritindahan sa isang una dito sa nga Miss Wildo man nag-ipon-ipon ayun nag-upisar kapag pangutang man para siyempre isto lang to ay isto lang okay sa balay lang so ito. Sang nag-decide ikaw resign ng imong kwan nag-resign abe sang nag-resign di ka muna nag-istorya ni misis mo ma-resign ko di ka na nabinasa kasi ma-resign ka tipo umabot sa punto may mga mo para nag-abot man sa punto nga mo nang mapuway kasi bina sayangan ka man ka ni mo kita magitara no tapos sayangan ka man kakita mo baling na kay siyempre ako nga itong mga ano why the kami tatay ako mabugto lagi po eskwela kung nag-ubra ko sa ano ah pa'y ginapiskwela ka wala oo dati ang mga bugto kung ginapiskwela ko nang nakatapos sa tanan I see nang sambilog lay nabilin nga manog graduate sa college mo ito mag-decide ako mapahuway na ako ah, nakabulig imong bugto nga... Ako na nagpa-eskwila, ako mabugto. Oh, ikaw ganyan nagpa-eskwila, tapos? Nang nagkaratapos doon sanda, isa na bunso lang naman. Oh. Nagambal ko, mapuway na ako. Ah, ikaw nagambal nga, mapuway man ako eh. Mapuway na ako. At least nakatapos naman ang iba, no? Kaya ba lang, sige, puway, ikaw, tiyan na may narinigusto akong kamay. Ah. Buhi naman kami ka dyan. Okay na. Hasta nang naka gin ano ni offer ni friend ko diyan tindahan diyan nagsulod ako sa tindahan. So naglakas kang ga worker ka gali may ginagastos ang kagalit sa eskwela no? Damo ako ng estudyante mabugto ko ng estudyante. I see. So tapos siyempre bago gigali ikaw nga mag untat sa trabaho mo, nakaraos na sila. Nakaraos na sanda. Oo. Nakaraos na tapos yung ka-decide ko, Dok, tapos lumang kamu ay, no? Iba. Tapos mabunso naman, habal ko, kamu lumang ka bunso. Iyo, bau na, may istorya galing mo, no? Very good. Hasta nga na. Ano ikaw, panganay ikaw? Hindi. Pulo kaming magmarangod. Yung pulo. Panglima ako. Panglima ikaw. Mm-hmm. Panglima ako yung magurang ko, duha klaki, tapos ang, galing yung pang-apat, aminamon. Ang pangatlo na patay. Bata pa mo na panglima. Kung baga, siyam kaming buhi na pang, bali pang-apat lang ako. Buda, pariho kita. Siyam man kami, isa bayi. Siyam kami. Lima-lima, agad kami na. Limay bayi, limay lang. Ah, gali. Siyam kami, isa bayi. Okay. Ang punto, partner, dito.
kang nga worker ikaw ito lama ko makon. May tinapusan ikaw. May ara. Ano imong nga kurso? BS IT major in food technology. Sa West Visayas gali man nga akma kaw gid gali to. Akma kaw gali to sa mga ginpangsudlan nimo. Oo, kasi kusina man ako sa I see. So sa punto nga sa imong pagiging worker, gastos sa mga ano, tinapos mo gitsanda, no? Nakatapos. At may bugto, ang bunso na lang wala, no? Tapos each time nga magpahuwa ka. Tapos umabot ang opportunity nga doon, nakapoy rin ka. Kag naisip mo mga mauya. Okay, diyan kita. Umabot sa puntong ginsalo mo, no? May kapital ikaw sa pag-umpisa ni mo, pagsalo? Ang ako nga natipon-tipon doon sa hotel ako. Oh, nakatipon pagigulo ikaw, no? Sa kabila nga may gina... Nakaipon-ipon ako sa hotel yung dati nga... Sa manami pa dati din, mga service charge pa ka-abit na kami. Ano na, no? Manami pa pa kasagsagan ko. Kita kaipon-ipon, may simple, why man... Kaya rin mo na akong manuhan sa akong ang sweldo kong una ginaano lang na sa mga estudyante kasi sa balaywide mga problema siyempre dyan may tertindahan. So si Mrs. Plain Housewife lang, no? Plain Gapan sa bata, kasi sa inyong tindahan. Okay. So, nagkaroon ka ng opportunity, may kapital ka man gamay nga na pinagtipon. So, saan o ikaw nag-upisa sa FIBS? Sa FIBS ngayon? Sa FIBS tour, sagsagan kay pandemic, October. Ah, bago lang. Mag 3 years kami pa lang sa October. Parang 3 years. Parang 3 years. I-plagay natin. Pandemic gid. More or less 3 years. 3 years pa lang sa October. Ah, itong October. 3 years pang October. So, imauro niya. Okay. Balam mo ang pandemic. Ang pandemic may imor niya. Imor niya, pandemic kita ko nagsunod. Okay. Durong timing aw? February ang pandemic, di ba? Tapos pa October ako kasagsagan git ng umpisa di. Daw karong timing aw? Ay, why mat nag-isip ka itong basi tapos may pandemic pero lang dan, muna. Imoran. Alam mo, kuniga, gasarador ng ibang bansa. Na lockdown mga airport. Pa-March to eh. February, March. Pero December nabatian ron. Pero dobali wala pa ito. Tapos pag-abot March, gasarado rin og to sarado pero ang kaisipan ni tawo pero si Imora nagsakon man nga di man magbuhay ha? Hindi magbuhay kasi 6 man matapos dyan balik dumating buhay rong gani ang 6 man mga daywang bull ako expected ko ka to kundi mga ang kainitan Marso Abril maran di ba mga June tapos mga manablaran mga June daw nakita ako rin ngalinaw kasi ang kuha ko ka to kasi mga advanced technology rin kita kaya yani usyan para yuk parang kung paano maganito. Bawo inabot din ang tatlo. Okay, pandemic partner. Pandemic. Hindi ka pwede makapaninda. Hindi. Hindi ka pwede makalagaw. Hindi. Pero ang kagandahan, ano ikaw, mga gulay kag mga sa food na bilong eh. Daw imaw to ang gagana eh, di ba? Imaw to gagana ka. Daw may punto man. Pero budlay. Budlay. Budlay, no? Okay. Isang tumabok ang stabok. Nag-umpisa ikaw October, kainitan it pandemic, grabe ang mga lockdown at the same time, mga stricto, hindi basta-basta sa kwan. So, ano ang natabo? Tuloy-tuloy lang kami hapon pag bisan mo lang itong bisan na wala kita. Sige lang. Sige lang. Ito, nag-aisip ka kasi matapos man sa ano, magkabawi-bawi kita mag ano, ay, why give? Pero nakalinding gawa. Aslo oi gid makano oi gid ay mayad mayad why gid ginadaw na ano kung kan haruling kung bisan pa gin matamat gin no matamat okay so do buko tama ay mong pag decide no kasi wrong timing kasi usya naton abo nagbagsak kita na babo kita babo nagbagsak no okay sa punto nga imauron to pandemic kontrolado ang hulag, may gasulod man, no, kabakal? Ito na, palibot lang din, kaano lang, eh, mag-gis, ay malamo to, October time. Di ba, nag-okay-okay, pagka-December ka to, may mga nag-open, medyo okay-okay, nag-open-open, bisan pa paano, may nag-gasulod. Ay, habi mo, tumasip, tuloy-tuloy, doon pala daan, mag-ano, ay, biglang lockdown ulit. Gani, no? Balik. Sige-sige, tanay, no? Bamak mo sira kami alas 5 sa alas 5 sira do niya sa hapon dati. Mo grabe. Alas 5 wa na tao din palengke diyan ang tinda lang naman halin aga lang hasta mag alas 5 lang. Sarado na.
ulit na kami simbalay, hindi ka mapwede maglagaw, hindi ka mapwede magpabaybay, di ba? Bawal na yung una mo gano'n. So, paano nakasulod ang mga paninda mo? Trotex? Ay, okay tara basta mga food, mga ano, tara na. Ay, si. Text lang, no? Oh. Bahal na bagay mga liang, ano? Ang text, no? Mm-mm. Cellphone. Palawan lang. Oh, Palawan ang bayaran, no? Palawan. Ay, di okay lang, nagbisan magkatiklan. Uy, di lang kami baka, ano, makatabok dati nga taga-residente lang din. Residente, makatabok lang mga katiklan, malinda. Man, mula balik-balik lang, katiklan dyan lang mag ano. Sa pandemic na rin nga buhay, at paano may gasulod, di ba? May gasulod. Nag-isip man ikaw nga, ang imong number to kina, matapos man niya, matapos. Ay, kang nabatya, gani mo nga daw buhay. Bakit ano, ano gitna? Ano? Tiboda ako ano mako sa mga timbang ko. Kita nyo mawai mo kita kita. Hindi bawasan sweldo ay mabuktan di ka. Bawas sweldo ay. Bawas sweldo kita na ano. Hindi kita man may gin tanggal ko abi o bawas sweldo lang. Duha mo lang ako ng ano. Halin pag umpisa ko sa pila imong tawo? Duha. So ibig sabihin baywa pero bawas sweldo gid. Bawas kita na kita man ka umpisa ng ano wa gid kita nga. Aha. Ano, agyan nagwa ang nagtiyo nagdinda sa gwa ang panigi kami hindi sulod ay magdinda sa gwa nagturuwa at yung iba sa nagsuprante na nagwa kasi oh, oh, oh. May masunod ka mong bukas mo lang amon yung ano sa guna ay si te wajit kita git na may kulang pa ya kit ibinta mo sa expenses mo kada na renta mo pa na patakid So dyan natin makita kung gaano ang epekto it pandemic sa daw ka umpisa iti mga negosyo, no? Pero ginsalo mo ay, no? Ginsalo mo yun. Dalom-dalom ay, no? Makon na. Hamak mo, halid mo lang. Pag ano, sino mag-isip, mamurot ka, haba. Gani, wa, gido at mag-expect, gid nga mamurot, haba. Okay. At least usob ka. Oo, ano, gid. Nag-usob ka, ay, no? So, sangga, kung ang pandemic ran, ano ba yung inyo ginisuryahan ni Mrs. Mang? Nakumpisa pa lang kita. Tapos, duha ka ba sa... Bisan resign ka. Umabot po ito, man. Ay, man, hindi ko nag-resign. Ay, ako ay mat-duty sa mga... Ah, gali. Huwag pa gali, oo. Ay, dumat mga... Ano ko, di ba? Pag, ay, oo, ay, oo, gali. Oo, wagid. Wagid. Oo, wala, oo. Okay. Hindi na mabaso, eh, no? Oo, matsunod, eh. Okay, tayo. Pwede, pwede. Okay. Sa puntong daw nakita rin mo, daw lumiliwanag na, eh, no? Ang nagbukas to, ano ang kita mo nga daw ga umpisa ron ang Boracay. Moro na mana. Moro na daw may kita mo daw may mga amat-amat daw mga vaccine. Gani daw daw sabi kita tanan, no? Pag ano daw may vaccine daw nag ano to daw kita nakita mo daw basi dali na gid lang dyan may vaccine daw. Ah, daw may mana karan nga kwan. Di ba? Daw imo yung sagot ay mana karan, no? Di vaccine ba si may ano daw nga mag umpisa daw nga matatapos na dyan ano may vaccine di tawo. Yan, okay. Daw ang vaccine nga to daw nakatao sa imo pag-asa nga daw imaw rin niya ang pinakabulong abing daw ma-relaxon ang COVID. COVID, no? Mm-hmm. Okay. Baka nagpatuloy nga pa na, daw nakita rin ni mo nga daw iduga nami rin na, no? Nga nag-aabo rin, nga daw nag-open doon. So ano ang naramdaman mo ka to? Nga daw, gabukas rin ng Boracay. Tumatsaga mo dito. Yung isip mo, babasi, mag-okay na gindi ka magbalik pa. Pati maghambal na nga, hindi pag itanahan mag-okay pa dito. Mga 1 year pa or 2 years pa. Ah, daw ga, kung gapong ga, atas abanti ga. Oo, atas abanti ga po ni Kasi. Ag daw ga isip, si pag nag-utang ko kayo. Di ba may manas na karanay, no? Nga tapos ay humaba, patagali. Doon ka isip ko nga, mayan pa kung nagwai ko lang pag inegosyo yung kwarta ko ito tabuan mo gabo rin minsan pa paano wai ka pa isipon limong ko ulo mo pag ano ba hindi wa dyan na dana sige sa lumon na lang dyan dagit lang wa kaot ibang negosyo after nga nag-resign ikaw to imo lang gid ya bukod sa may damay tindahan amo lang gid ah di maya di kasi balaan mo kun abo nga negosyo imo na gyan sanay ron takong karan di ba pero ibang pandemic eh no iba unexpected kahit milyonaryo ka balda ka gid eh no sa mga panahon nga to. Okay, so mabut sa punto, ujarong kita, bukas ron kita, no? Bukas ron kita. So, kamusta ang imong pamatsyagan man? Daw, nakahiginhawa mo ito. So, dukuhan, okay naman. Kaso lang, siyempre, yung mga kautangan, mga nabilin, panagligan, yung mga ano, papundo, pa ibang mga ano. Tingnan nga, ang iba, abig itong time,
may nag-utang, tiyas na sumungo ay magkabayan. Ay, Rani, marami sa Rani. Sa mga tibla, pero okay-okay lang, tibsan pa paano. Basta may gasulod. May gasulod. Mm. May ang gagawa, magkaya mo naman, paano, adlaw-adlaw. Mm. Pati ko masyado, wahay pag-inan masyado. Ano. Oh. Sa sining sitwasyon, sa negosyo mo, ikaw gid-gapan dyan? Mm-mm. Ikaw gigamani ubra, ikaw gid ang gapanguna, ikaw gid ang gakwan. Andiya gid ako ando ato. Imay ang ginumanuman ko gid pirmi nga hambat kun lulo. Transfer na ko nani. Kung gani gusto ka do asawa ra. Ginasawa mo ra. Ginasawa mo ra. Siyempre pag speaking of ginasawa, sakripisyo ikaw. Ang time mo diyan. Oo. Ibahan mo mau. Nga daw, ginatawag bala natin nga, hindi mo pwede baliwala. Mm-mm. Sawa mo eh. Siyempre. Mana ako no, Gran? Ano ka to? Ano ang plasada si mong pagpadalagan? Ang bagay ka akong bata, wala ikaw papatay, hindi sa balay, puro lang ikaw negosyo. Iyon ang punto. Timakon ka, pabayaan ta, ano kanoon ta, kung pabayaan ta yung negosyo ta, kung wari, mag-urupod lang kita, di kayo mag-ano, may iwan kita, kung mag-urupod lang kita, wakitap kita, bisan pambakal ta, pagkaon, wakitap pambakal, kung niya lang kita. Okay, dumana kayo. Ang humble, bisan kayo sa mga Facebook, kagkainan na batian ko man si mo, kag ako yung mamandaran niya, pag empleyado ikaw, waka time. Diba? Pag negosyante ikaw, may free time ikaw, makapagusto ikaw kung ano, ganito, ganyan. At kung ikaw nga mo eh. Mm-mm. Kahit gusto mo o hindi magsulod, okay lang. Mm-mm. So, pag-abot sa pamilya, tayo, waka time sa among kon. Diba? So, ang sabat mo, tama man rin. Nga, ano ba ito, kung di kita magsikap na. Okay. So, ang unga, naka-usoy it panahon sa magulang. Tama, gano'n. Siyempre, kung gabi, tumining kawan. Ang siguro, ang ana nga ginakuan nga time, kwarta to time, magmasyal tayo ko. Mga graduation ko, dawati mo. Mga ipimpo, ano? ang mga okasyon, ng mga ano, kukis ang maglagaw-lagaw sa, kwarta ko saan, okay, kada time mag, ano. Family time, abe nga magawa na, you know? Ay, see. Kasi ang mga bata ko, puro lang kamo negosyo mo. Pero bata, kaya green, puro pa lang gani. May isa man dati ako pa, pamilya na, tatay niya si Man. Pagkatapos, ang nanay niya dyan sa Balayman. Okay. Sa Manila pa ako. Siyempre, nakitira lang naman ako. Sanday yan, tinitin ako. May kaya, kung may kaya. Okay. Pero, nung nagka-open forum sala magmarangod bla, ang isa to nga panganay nga umigo ko gid. Siyempre, ga-intra ko sanda kauna eh. Ito, ikaw kong dagana. Ay, mangkot yung tatay niya, si Man eh. Oh, mga anak, ano ang mga may hambal ninyo? Daw dinig ko may masabi. Oo. May masabi kami na ano, ganito, ganyan. Sabi niya. Kundi nag-ambal tayo, ang tuition ko, ang ano, ganito, ganyan. Ang isa naman, nagsabi na, ang panganay na, tay, wala kang time sa amin. Sabi niya. Siyempre nagtaka ang tatay. Anak, same anak ko. Sagot ko lahat, tuition nyo, mga damit nyo. Tanan-tanan, no? Lahat, may sasakyan kayo. Anong walang tayo? Magbanding-banding ba? Nakuha mong punto? Oo. Daw imaw to nagsulod sa anak ko, daw ag isa yan sa minsan, sa busy to kita. Pero sa ato na, may panahon ako, gabi-gabi, nandiyan naman tayo. Man ka mo. Tapos ang negosyo, ganito ganyo. Itong tama to mga kung sa mga okasyon pag mga kwan daw udyan daw nagalong ang mga bata. Oh, yeah. Hindi mo lang maka ano, maka attend yung mga angagrabisan kinahanglan ka ng dati ba? Maganda. At busy ka lang din sa... Okay mga kabargay, magpapatuloy po kami. Tayo po yung nagpapasalamat sa sponsor natin mamaya, no, sa food. Ng RMN Food House dyan sa Paluto, no, sa tindahan ni Boracay, sponsor ni Ma'am Riali Mabignay, mga kabarangay, ha? Sa RMN Food House. Salamat yun, ha? Ay daw, nagutom na kami ni partner, ha? Okay. Good morning, ha? Okay. Una, mga kabarangay, atin pong kakwintuhan sa negosyo
Of course, mga kabarangay, si Rene Galiones Pido Dido. Si Dido, no? Alias Dido. Yan. Siya po, mga kabarangay, ang may-ari ng Pibs Store, ha? Dito sa Wet and Dry ng Tindahan It Boracay. Marami po kaming pinagkwentuhan, mga kabarangay, kanina about sa kanyang buhay-buhay. Well, naku, pandemic pa lamang, kabarangay, naka ano sa kanyang negosyo, pero tuloy ang buhay, tuloy ang negosyo. Ang sunod kong tanong, partner, ano ang mga na-experiensyahan mo sa negosyo mo na may impact sa imo, hindi mo makalimutan ba lang daw nagpabudlay sa imo, kung hindi mo malipatan? Bawa isa gito siguro, ano gito siguro mga, ang siyempre aton ginawakan mo lang ato kung ko siya tiwala mo lang ito yan. May kamat kinahawidan mo lang magdalagan siya mo, tapos mano mag-utang mga staff or mga ano kay ako may bukas ako. Tayang gito yung pagsulot ko din may nag-ano ka ko na worth 100 plus yung bukas yung asta sumbong na naman yung papahitan. Mga. Reason mo matakot mo hindi ka agad-agad magtiwala. Ah, so ima to hindi mo na malipatan yung experience. Isa ran sa mga experience ni mo sa imong negosyo. Malbawal to. Pila ka kwanto? Pila ka sako? Mga 100 plus. 100 plus sucks. Okay. Okay. So, ang listen learn, ano ang mga paalala mo bilang isang negosyante? By the way, ano gali ang imong mga ginatinda mo hindi mo mabanggit, no? May gulay. Gulay, bugas, mga grocery. Oh, grocery. Pang adlaw-adlaw nga gamit sa balay. Ay, si, oh, kompleto gali, oh, mga kabarangay, no? Ang iyan, tuyo. Oh, tuyo, dyan man. Oh, namit ang tuyo, ang kompleto. Oh, tapos saw-saw sa po. Pugaan kaniyo, may kuskusan kami. Kami lang may pugaan kaniyo sa ano sa palengke. Kung gusto mong payok, payok. Oo, nami ay no, mga kabarangay. So yan po mga kabarangay no, si Dido no. Alias Dido Rene Galiones ng Pibs Store. Ano ang mapayo mo, ma-advise mo sa mga mag-open it negosyo o dyan rin sa negosyo? Para naman maka-aware sila kung paano pumasok sa negosyo kag ano ang mga dapat himuon nila na ang kanilang negosyo ay mamintin na kag maayos. Unang-una gid siguro kailangan mo kun ikaw ang pinagor kung ano sa negosyo, ikaw gid mismo magtutok gitu para makita mo gid kag kun diyan ikaw ang magtutukan mo kun kun may tawo waat pinaka maano nga may san may katiwala ka diyan tanan mo nga ano mo pero ikaw gid mismo kasi ikaw lang ang may concern sa negosyo mo kung may lang bagay diba? Pag sira-sira dyan oo ubrahon na pero kung dyan ikaw kaya mo ubrahon nakatutok ka gid tutok gid tutok gid ano pa? Dapat siguro kilalaanin mo yung mga ginapa utang mo mga ano sa mga supplier ngayon na para hindi ka mabudol. I see hotel diba? Kasi dyan ganda yung unang-una ganda yung ano yung mga supplier. May udyan to labing nalugi dahil sa mga mana karan. Na, maluwag ka mag-ano yung pala. Ka. Tama itong una hambal mo na kilalaanon mo. So, na hindi ka basta-basta lang mag-ano. At siyempre, ang iba, una makipag-ano lang yung gabi mo. Na kung mabuhol na loob mo, o utangan ka utangan, tapos pag-ano mo. Waay ka nagsukton, galingan natin. Nalugi, pagkasag nalugi man. So, ano, pinapasadyos mo lang? Ah, sabag ko, pinasadyos na lang. Kung baga, ano sa na, magkabalik sa na, labing salamat. So, yan mga kabarangay, no, ilang mga experience na mga negosyante natin na kung mahina-hina lang ang pagtutok mo at ang kapital mo. To sa 100 ka bans na tumigitag sa iba pang mota, medyo bagsak ka na eh, no? Hindi man ikaw bakul ng negosyante. Hindi. No? Daw, ruling-ruling lang eh, no? Ruling-ruling lang. Ay, shit. Pero kaluoy siya. Just, nakarecover man. So, ang listener natin, hindi basta-basta magtiwala,
at the same time tutok din sa imo nga negosyo ito tong negosyo nandiyan na magkakatutok din sa imo nga negosyo. Sa imong kapital nakaamot man ang pamilya mo o solo lang gid nimo ninyo mag-asawa? Kami lang gid ang mag-asawa. Wakat mga utang-utang abi no. Ate mayad ang iba abi. Negosyo ran nga makaano blam makautang makadugang. So nami gali ang imo man nga kwan. Nag-upisa kasi ito ay. Oo. Tapos kayong pabahol mo. Oo. Ay, amat lang naman na. Ay, si. Nag-upisa lang ta ako. Nag-upisa ako ng tindahan sa Malaysia. Kung pero lang ako magkapi-kapi mo na tagal. Oo. Ay, kaluyan. Ang ito ni mga parang sari-sari store. Oo, mga kapi-kapi. Sige. Okay, mga kabarangay, no? Malipayon din kita nga nakabati ng istorya ni Sir Rini Galunis na kung saan ang may-ari ng PIBS store na na-impart niya ang anang experience sa mga negosyo para ikaw, ako, na negosyante, malaki man umulit, may makuha kita ng mga experience para naman maging aware kita sa aton nga mga negosyo. Okay, mga kabarangay, magbabay-babay na po kami ni Sir Rini para sa sunod naman, ha, mga barangay, ha, sa ating kanegosyo sa radyo. Talakayan at bayanihan ng gobyerno at ng negosyante para sa maunlad na bayan. Partners in Progress. Ako po ang inyong lingkod, Nicky Boy Kahilig. Partner, babay din. Okay. Kabilay may kangkungan pa, lahat ay libreng gulay. May landing ang pupong nila, bagong yero at matibay. May TV at... Okay, mga kabarangay, yun po ang kwento ni Rini Galunis alias Pido Dido. Isang worker sa isla ng Boracay at naging negosyante. Nakapagpatapos ng mga kapatid, no? Dahil napagod na siya, nagnegosyo siya. Mapalad, mga kabarangay, no, na may mga bugto, utod, kapatid na pinapaaral ng isang manggagawa. Nung makatapos na ang mga kapatid, ang bunso na lang natira, napagod din siya, mga kabarangay. Napagod din siya sa pagiging worker o manggagawa sa isang resort, kaya nagnegosyo dahil mayroong kapi-kapihan, sari-sari store, ginminti na, no? At yun ay lumaki, no, hanggang nagkaroon ng pwesto sa tindahan at Boracay. Iba kasi yung pagod ng worker at iba yung pagod ng owner. Dahil ang worker abi, kailangan la 7 pasok ka, la 5 labas, no? Depende sa oras. Kumbaga sa kwan ay obligado at saka masabi nating may oras gid. Although pag negosyante ka, may oras man na. Ay, ang oras abi pwede pressure, pwede hindi. Dahil ikaw ang magdesisyon, no, bilang negosyante. Pero pag worker ka, ay ang magdesisyon hindi ikaw. Pwera ikaw kung mag-leave o may sakit, no? So kailangan mong pumasok. Mapaulan, mapainit. Pag negosyante, ganun rin. Mapaulan, mapainit, kailangan may choice. Yan po, mga kabarangay, napakagandang hamon din, no, na kung saan nakapagpatapos ng mga kapatid. Yan.
At ang kanyang negosyo, mga kabarangay, no, dyan sa tindahan at Boracay, opening pandemic. Ang mga timbay naghana pag pandemic, mga kabarangay, daw budlay gid, no? Pero nasustini kag nakapadayon kag nakaabot, mga kabarangay, na wala nang pandemic, ara na siya. At isa sa mga hamon niya ay napakaganda sa negosyo na tutok, at the same time wag basta-basta magtiwala din sa mga customer na sa tingin mo ay may malaking ambag sana sa negosyo mo, yung pala ay hindi nakabayad, no, ng halos 100 kaban. La, at may bata pang na bigas, mga kabarangay. Pag mahina-hina ka, bagsak ka gid, no? Okay. Pag amuna ang maka-agi sa imong customer. Magkaganon pa man, mga kabarangay, listen, learn, na kung saan ay patuloy lang, ha? Harapin at gawa ng paraan, diskarte, ah. Yan. Karamihan sa mga negosyante, mga kabarangay, ay may panahon sa pamilya. Iba ang panahon na gabi-gabi, iba naman ang banding at mga okasyon. Ag magdidepende lang, mga kabarangay, no, na kahit may trabaho ka, may panahon ka pa rin. Depende sa scheduling or priorities. Pero lamang-lamang gid, mga kabarangay, kung may negosyo ka, kaya ikaw ang may hawak at timon ng schedule mo at ng hanap buhay mo. Yung may lamang konti. Ganun pa man, magdidepende pa rin. Priorities pa rin, mga kabarangay, kung ano i-priority mo. Okay, mga kabarangay, nawa po ang kanegosyo sa radio ay nakapagbigay sa inyo ng ilang mga hamon, ilang mga tips, no, para sa pagbukas ng inyong negosyo at pagmintina ng inyong mga negosyo, at anong mga diskarte, anong mga dapat, no, mga rules, ano ang mga commitments, no, mga accountabilities. Yan, nandiyan po yan sa kanegosyo sa radio. Makakatulong po yan, mga kabarangay, no? O buhay, dito sa bayo. Okay, mga kabarangay, ha, atin munang tawagan, no, si Kap Rani Tulusa, kaugnay dito sa Kwan, kung sa kanila ba ito, no, kung sino kaya naglagay nito dito sa may bandang GT Port na signage, no, na nasasagi, no, na bubunggo ang ulo, ay mababa, eh. Okay, mga kabarangay, atin pong tawagan ang ating kapitan, no, Rani Tulusa. Alamin natin kung sa kanila ito na nagpalagay, no, o sa GT Port. Okay, unahin muna natin si Kuan, si Kap Rani Tulusa. Okay, mga kabarangay, sana available siya, no. Okay. Saglit lang, mga kabarangay. Okay. Mm-hmm. Dahil sa nasasakupan, no, sa Barangay Katiklan area. O kaya sa GT Port banda natin. Mm-hmm. Hey, morning. Oy, partner. Magandang umaga ka pa, no? Pasensya gid ko medyo ginahimo ka riyan o busy ano man ni meeting. Pero at least papano? Okay. Gasabat okay lang mas ikaw, ah. Oh. Partner, kapitan. Kap, may paabot lang kami. Ang sa may signage dyan sa kwan, sa may exit at GT Port nga gasunggo abi, kap, no? Kung medyo malingat ko, nagasunggo. Daw na bahingan, ay. May na kwanon to, eh. Diyan sa may exit at GT Port, sa may kilid blan it ng kuangran, it ng parkingan, may signage o dyan it kuan ay, it ng ano gani nga kuan to. Ginakabit ka bayran sa daw tubo ng ran, ay gasunggo sa kuan, sa ulo, sa angit to ang taga-kidjad ng babae, kagbukod sa iya, may iba pa. Ah, oh, sige, sige. Pachik ta, pachik ko kaya. Oo, oh, oo. Oh.
Oh, sige. Sige, papatunan ko lang ito. Sige. Salamat. Oh, may panawagan ka? Wala. Ah, oh, man, okay lang man. Yaman nga po. Yako sa barangay, may bisita. Ayun, yun. Oo, oh, sige. Thank you ka pa. Salamat. Salamat. Thank you, Nicky Boy. Okay, yan. Thank you. Mga action man, mga kabarangay. No, action agad. Ah. Wala daw mo istorya, mga kabarangay. No? E, palantaw niya, mga kabarangay, no? Kung ano ang mahimo niya. Yan. Kay nagsunggo to, ti... isugo niya lang, hindi na magkasunggo. Kung sakali man, mga kabarangay, iyasang barangay o sang duty port, ay bisang kay sinuna, kay siyang kapitan, gawan niya gidparaan. So, salamat, Kapitan Rani Tulusa ng Barangay Katiklan. Isa man ini sa kwan, action man, no? Daw kay mayor man, mga kabarangay, mag-action. Good morning, of course, kay Edgar Torres ng CMD Katiklan. Good morning, Edgar Torres. Jose, dito ang day. Emeterio Alianza Kagawad. Good morning, amo niyang kagawad sang kugon. Te, san o tamag kapi-kapi kagawad, Emeterio Alianza? Ah, makapi man kita daw, nahidlaw man kita sa imo kang nagkuang ka daw, burubudlay. Kagawad! Ay, nako. Nahidlaw ko't kapi nga barako. Ha? Makapi-kapi ta, ha? Schedule lang, schedule. Mayroong halang din ang kalwa, takot ang bawat istambay. Ngunit kahit anong tapang niya, kumasya rin sa hukay. Okay, good morning Edgar Torres ha, ng CMD Katiklan. Good morning ha. Kahit saan na lupa-lupa, ay tiyak na may kapantay. Sa bawat lungsod may makikita, tulad ng bayong sinaysay. Siyang tunay dito sa Baryo San Jose. Oy, sa mga nanay ha, happy happy Mother's Day. Maswerte gid kamo nga may nanay pa, no? Kag may mga tatay, no? Ang Mayo abi ano, Mother's Month ay, no? Happy Mother's Day ha sa tanan nga mga nanay. Dito ang naigit ko. Advance man kita sa June. Happy Father's Day. Dito sa Baryo San. Alam nyo mga kabarangay, bao ang nanay ko na matay, no? Last year. Ha? Last year. Daw burubugat man. Nga uwa ikaw't nanay, no? Daw burubugat. Pero kung udyan gani, daw okay-okay lang, no? Makita mo imaw, mataugan mo imaw, mahay hilo, kwento it gamay, okay lang pag nadula galid daw iba matyagin. Jose, dito ang day. Ma 1 year si nanay sa kuan sa John. Dito. Gani kamo nga may mga nanay pa, no? May tatay ba? Kung may panahon, hatagigid panahon. Baryo San. Kung may ihatag, ihatag. Jose, Baryo. Kung may irigalo, irigalo. Manuol gid kamo. Hindi man nga manuol kundi daw kwan mo bla kundi ka makasatisfy sa imong pagserbisyo sa imong ginikanan tapos nadula. Daw masakit ba tiyagun? Daw nakulangan ka bla? Itani ining ko, ginhatag ko kay nanay. Ining tani, ginpamasyar ko siya. Gintani, na puro tani. Pero pag wala pa gani, ah, bay ilang anay dyan si nanay ah. Baskog pa man ah. Daw nakita man kami kahapon. Dito. Iba man mga kabarangay nga magbanding-banding man kamo mag-ina. Ah, ha? Magbanding gambong, banding-banding kamo ni tatay mo. Matahom na ah. Sa Baryo San Jose. Basta may panahon lang ah. Kung ikaw naman sa abroad, ikaw naman sa Manila, malayo, baw sa isa ka tuig, uliigit. Dito ang baby ko. I-schedule gid. Dito sa Baryo San Jose. Kakun budlay sa abroad, kaw daw hindi ka gid makaulibaw. Video call lang. Kaga tinguhaon gid. Kung magbakasyon, instead nga isang bulan, himuha 3 ka bulan. Dito. Bago magbalik sa abroad.
ang daigi ko. Kay hindi ta mapaktan ang mga panahon, no? Hindi ta mapaktan ang panahon. Hindi natin hawak ang ating panahon, no? Ang ating buhay. Kaya pag nandyan ang nanay at tatay, Happy Mother's Day, Happy Father's Day, I love you. Ha? Mga ganun, no? At pag-usapan ang mga bagay na ikalalakas nila. Yan. Ika-saya nila. Yan, ha? Hindi lang mga panahon na iba na kasi ang panahon ngayon, eh, no? Marami kasing dumadapong sakit, no? Maraming mga viruses, no? Maraming mga nagbibigay ng paghina ng kalusugan. Yan. Bukod pa sa mga climate change, sa pagkain, sa sakit, nako mga kabarangay. Nagpapaiksi ng buhay. Kaya mga kabarangay, pag may panahon, nanay, ha? Hindi lang sa nanay at tatay din, kahit sa magkakapatid, ha, mga kabarangay. Ang iba dyan, magkakapatid, nagkita ngayon, kinabukasan, wala. Sunod, nako mga kabarangay, no? Ang mga tim- kaya pag nagkita sama-sama, bigyan ng mahabang panahon, no? Kwentuhan at masabi nating magkakaroon ng tinatawag na mahabang pagkikita. Ang iba abi pag galing Maynila, pag abot sa Balay, butang ang bag, diretso dayon sa barkada. Bay naghanay. Diretso dayon to sa Binaylihan. Diretso dayon to sa basketbulan. Diretso dayon to sa kung diin-diin ng mga tropa peps. Ay, ang Balay to, sinanay, nag-kiss lang, nagkamustahan gamay, panaw uman. Bawa mamalayi. Ah, di niya namalayan. Nako, balik uli sa Maynila o sa abroad. At may... pero ang oras niya sa nanay niya, baw, 10 dyot lang gid. Kunti lang, ha? Bata pa nga. Mabilis, ha? Mabilis ang kwan, eh. Mabilis ang oras, no? Kaya pag uwi, siguraduhin mo para sa pamilya. Okay. Ang barkada, kag ang mga sports o kung ano, isikang priority mo lang yan. Sa isang... dahil sa ibang bansa, may basketball man dito. May mga iba man nga mga... activities, mahimo mo na. Pero ang nanay mo, wala to sa abroad. No? Wala to sa Manila. Gani, pag uli mo sa parents mo, gid, kag sa mga kapatid mo, kay hidlaw na sila. May mga nagsi- kulang na ang isa ka-adlaw, kulang na ang isa ka-domingo. Si tagay. Libuton mo na sila, no? Kag ipasyal mo na sila, kag kung ano nga mga handaanay, no? Matay kong isipin maa. Ang mga barkada, iskidulan mo lang, no? Iskidulan mo na sila. Ang mga nahidlawan mo nga mga activities nga wala doon sa syudad, dara sa probinsya, iskidulan mo lang. Pero ang mga 30% nandoon, pero ang 70% sa pamilya, gid. Paragid kay nanay, paragid kay tatay, gatigulang na sila, mga kabarangay. Suray-suray, oh buhay. Kaya ang mga utod mo, mga kapatid mo, hidlaw man na sila. Iba abi makapauli halin sa Manila, halin sa abroad ay. Eh, tama lamang kita ay kag mag handa-handaan ay gamay. Ah, kundiin na dayon. Ah, kundiin na nga mga... wa pagani mabuol hidlaw ni nanay kag mga utod ay. Ha? Ah? Dahil lagawan man. Oh, te, bao surusunggod mo. Nga balik ka lagi, bao ibi-ibi ruman. Oh, di bla, bitin. Dito sa Barrio San Jose. Focus gid sa kay nanay ag tatay, ah, kag sa mga utod. Kag kung may asawa ka nga kwan, di focus man sa imo asawa, imo mga unga, ha, bago magbalik sa abroad o sa Maynila. Eh, di natun mapaktan ang mga sitwasyon ng ating buhay. Dito ang daigi. Reminders lang yan mga kabarangay, kay tingnan bala ang post ko rira mga kabarangay sa Nicky Boy, oh, kang May 10, 2020, gin-repost ko lang, eh, ha? Nag-iisa ang ating nanay. Happy Mother's Day. Yan. Tapos ang bago nga ginlagay ko nga caption, mapalad pa ang may mga tatay at nanay. Happy Mother's Day. Kasi nung mga nakaraan, may nanay pa ako eh. Tatay, matagal na eh. Eh ngayon, wala na talaga akong nanay. Kaya sinabi ko na mapalad pa ang may mga tatay at nanay. Pero noong May 10, 2020, nag-iisa ang ating nanay. Yan po ang aking caption, no? Dahil may nanay pa ako, eh. Mario San Jose. Ay, pagka 2022,
wala na nanay ko. Amo nang ginlagay ko ngayon sa repost, mapalad pa ang may mga tatay at nanay. Dito. Kaya yan mga kabarangay, paalala lang ha. At sabi dito, we are so busy growing up. We often forget they are also growing old. Take care of your parents. Aba, kita ko no, busy kita sa aton nga mga paglago, no? Pagnubo, pagtubo. Yan. Pero, nalipatan naton nga aton mga ginikanan, nagapatigulang naman sila. Yan. Balan mong kabataan kami isa, ano ay, nagakalipat nga nagakatigulang man. Ha? Kagula na sila ka dumdum gamay sa ilang mga parents, tigulang na. Kaya nag-enjoy sa kanilang pagkabata. Hala, barkada dito, inom dito, basketball dito, trupa pips doon, kasayahan doon, baw, sinanay sa balay, gasakit ng hawak. Si tatay nagaharok ng tuhod. Kulang ang atun panahon. Sa mga bakasyonista, ha? Ibalikon, ara ka naman, adlaw-adlaw naman ka mukita. Pero ang mga halin sa abroad, bla, halin sa mga Manila, akong din nga probinsya, no, nga may pamilya na, ba, pag nag-uli, baway, 70% good, ha? Kung pwede 100%, di, ato ang time mo. Sa imo nga mga magulang, kaya tigulang na sila. Okay, mga nanay, ha? Happy Mother's Day, ha? Happy Mother's Day. God bless sa inyo tanan nga mga nanay. Kagkabay pa, damo pa nga mga Mother's Day nga mag-abot sa inyo, no? Sa kabila nga nagakaluya na, medyo nagakaedad na, ay ang Ginoo magapala sa inyo tanan, ha? Mga nanay? Okay, good morning kay Josebel Colindon Kahilig, Jessica Samura Bilherdo Samar, Christos Tumo Aquino, sir, good morning. Anafi Ukson, Ninita Atien Samaming, Nelson Rada Romero, Rose Torres, Rigi Saluta, Lilet Alvarez Kahilig, Dalia Jihan Sarip, Benjay Halil Arumpak, good morning madam, Renato Kasidjid, Lailane, Rosia Manlabaw, Insan, good morning, Bobby Galiada, Hilyada, Antonetta, Pamangkin, Arlita Ignacio, Carlin Kahilig, Sadya Sachirel. Okay, good morning sa inyo. Amo na ang mga nag-like, nag-love, at saka nag-hug, no? Sa aton gin repost nga nag-isa ang ating nanay. Happy Mother's Day. Ngunit kahit anong tapang niya, kumasya. Makita mo ang kwa, no? Ang kamot sang isa ka ina, no? Nga gatigulang na daw, nipis, no? Tapos makita mo ang ugat nga ginaduluyan it dugo nipis, ha? Kaginahawakan sang isa ka bata nga manami ang iyang alima kay bata pa mo kag tigulang na ano nipis oh. Ang kamot ni nanay na hawak-hawakan man nipis mga kabarangay no. Di ba aton may mga kibol-kibol pa no? Amo man nakasang una kay nanay pero magkaedad ka gali ganipis no. Daw silupin bala nipis oh. Kita mo man ugat ang palad ni nanay to manipis. Tapos dire sa pihak, no? Gakita mo ang ugat manipis. Ay, dumdumang ko nanay ko. Grabe man ang sakripisyo sa nanay ko. Pag pangabuhi ang pinag-usapan mga kabarangay, isa rin si nanay nga grabe sa sakripisyo. Sinakong dahin storya. Daw maturo akong mata. Bow, happy Mother's Day ha mga nanay. Happy, happy Mother's Day. Sana lupalop. Nagagalom kong mata. Pa, ay tiyak na may kapanta. Amo na nga kung may nanay pa ka mo, ha? May. Ay, naku. Nagakuha na nga ako nga tagipusoon, mga barangay. Kung may nanay pa ka mo, kag may mga tatay, kag may edad ba, tagigid panahon, no? Ang pagpalangga, pakita nyo, ha? Ay, sa bawat lungsod may makikita tulad ng baryong sinaysay siyang tunay dito sa baryo San Jose dito ang naigit ko dito sa baryo San Happy Mother's Day sa lahat ng mga lulo't lula ha. Happy Father's Day sa mga lulo man ha. Mga nanay, bow, happy Mother's Day. Tanging handog